Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan. Kabayan is Scorpio, this reading is for you. Ano ang mga magaganap o mangyari sa'yo sa natitirang araw ng July 2024? Maraming na salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, crosswatcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aime. Maraming na salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. So, halos lahat kayo is resume. Yung comment lang makapayan ng inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy nyo. Maka-resonate lang kayo. No? Para at salamat din pala sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ko na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin. All the details po is nasa baba po ng video na ito. Tandaan mo, hindi mo to personal reading. No? Kuhalin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Para kay Scorpio. Okay, may mga pagbabagong pagaganap sa'yo, no? Na kailangan mong i-give effort, no? Yan. Iba dito, kailangan nyo daw mag-focus para sa pagbabago, no? Okay, may mga pagbabago. Ako, ay! Na-i-workout nyo. Ano ba ito? Nahulog eh. Nakasamulan na yung loob mo. Kung gusto mong i-try ang another path, sinasabi dito, siguro you need ng lakasan ng loob. Lakas ng loob ang kailangan. Kasi sa ngayon, nakikita ko sa'yo, nagkakaroon na nagpagbabago with it comes sa mga layunin, objectives in life, yung mga aspeto sa buhay, yan, nagkakaroon na ng mga changes or pagbabago dito, no? Yung mga bagong ano, layunin or perspective mo sa life, yan, nagkakaroon na. Parang nahadun ka na sa part ng buhay mo na you want to find yung achievement, yung gusto mo, yung goal mo, kung saan ka magiging masaya. Parang hahanapin mo na yung part na yun. Maaring sa iba sa inyo, mag-another path kayo, or may ilelet ko kayo sa buhay nyo. No? Yun na nakikita ko. Kumbaga, may a-abandonahin na mismo kayo. Yan. Kasi sa ngayon, siguro may mga sitwasyon ako na nakita na nagkaroon ng disappointment, ganyan. Kaya nagkaroon din ng mga pagbabago. Kumbaga, iba sa inyo, magpo-focus na kayo sa sarili nyo to growth, no, sa nakita ko. It's good naman. And we have the Sun. Yes, there's a victory and success. Ako nakikita sa'yo dito. May mga happiness daw ikaw na mararamdaman, pag-asa, at kaligayahan. Babalik daw yung sigla mo. May mga positive outcome na magaganap sa buhay mo. Baka may mga hinihintay ka na. Yan. Kumbaga, hando na yung pag-asa, hando na yung positive thinking sa iba, no, sa nakita ko dito. And we have the Man. Maaring ikaw ito, maaring kapatid mo, tatay mo, kung ano man siya, new person, kung ano man siya. Siguro may mga quarant, may mga questioner ako nakikita dito, no? Kung sino man ito. Baka may tanong ka, kung ano, baka itong taon na to, naging, ito yung naging disappointment mo in your life, maaring ganun, kung ano man siya sa buhay mo. And we have the Bear. Yan, may mga, you want to protect yourself and syempre, may mga gusto ka daw protektahan na mga mahal mo sa buhay. And then, siguro with it come din sa finances, you need to protect din yung mga finances in life mo, no, Scorpio, sa nakita ko dito. Iba siguro sa inyo, siguro iba sa inyo may anak. Yun nakikita ko. Kasi parang babalik na daw yung courage nyo. Babalik na yung lakas ng loob nyo. And then, you have a power na para pataasin yung income mo, yung finances mo, yung sarili mo. Siguro iba dito, you are the boss ng iyong sariling company, boss ka na sarili mong negosyo. Kumbaga ikaw siguro yung nagmamanage ka siguro ng mga, kumbaga yung pinagkakakitaan mo. Yun ang nakita ko, no? Kumbaga you have a power na maging leader, no? So nakita ko dito. Sa nakikita ko sa iyo, Scorpio, yes, may mga susubukan ka na raw na mga bagong situation, no? Kumbaga curious ka na sa mga ibang bagay-bagay sa nakikita ko sa iyo dito.
Teka lang, parang managaano yung cellphone. On. Curious ka na, no? Kasi in the past, ang daming nang gago sa'yo, ang daming nang loko sa'yo, no? And naging ngayon naman, sa nakita ko dito, parang gusto mo nang sundin yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kung magahan doon na yung pagiging totoo with it comes to your life, nagiging honest ka na rin sa sarili mo. Oo, malungkot. Misa, nakakaramdam ka ng lungkot. Siyempre, andito'y pa rin yung lungkot. Kasi siguro may mga sitwasyon na parang you feeling alone eh. Yung feeling mo parang ako, ikaw na lang ang lumalaban. Parang ikaw yung lumalaban sa isang war na nag-iisa ka. Parang napag-iwanan ka or iniwan ka sa ere. Pero it's okay lang naman, no? Why not? Bakit? Ikaw lang naman na makaka-save ng sarili mo eh, no? So nakikita ko sa'yo dito rin na yes, talagang there's a new job, new work, new opportunity. Ako na nakikita na darating sa'yo, no? Oo, yung iba sa inyo na handun na kayo, nakapokus na kayo doon. Pero sa titingnan natin, may mga sitwasyon. I don't know kung bakit, pero minsan pag nalulungkot ka, sinasarili mo siya, no? Ingat lang din kayo kasi baka nananakit yung mga likod nyo. Tapos baka may sakit kayo or may tao na may sakit sa pamilya nyo o malapit sa puso. Minsan daw makakaranas ka doon ng masakit ang ulo or may tao na ikaw o masakit ang paa, ganyan. Ingat-ingat lang din, no, baka mapilayan kayo, ganyan. May tao dito na kailangang alagaan, ano? Yan, yung mga mahihina ang puso dyan, no, sa nakita ko dito. Kung sino man ito, kung kapatid mo ito, ikaw, kung sino to sa parte ng buhay mo. Ingat siya, no, sa nakita ko dito. May papasok na pera sa'yo at may mga papasok na mga new idea ako nakikita sa'yo. Baka nga yung iba sa inyo, may gagawin na kayong isang pagkakaperahan, no? Negosyos, maaring negosyo o new work man yan, o job, yung nakikita ko. In the past, may tao na inabandonahan ka or inabandonahan mo or maybe may tao dito na nag-pass away, no, sa nakita ko dito sa iba. Okay, ba? Nakikita ko na yung ano mo eh, no? Focus ka sa gusto mong gawin dito. Tingnan natin. Page to page. Okay, sa nakita ko sa iyo dito. You want to jump to your fashion. May mga gusto ka nang gawin sa buhay mo na mga medyo pinag-aaralan mo, no? Sa nakita ko dito. Mga ang dami lang question in life na mga gusto mong i-follow, no? Sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin na nagpo-focus ka eh. Nag-aaral ka ba? Tingin ko parang iba dito nag-aaral. Nahihirapan ka sa pag-aaral mo? So tingin ko iba nahihirapan kayo sa pag-aaral mo. Or may tao dito na nahihirapan, either bata or ikaw, no? May tao dito na nahihirapan sa pag-aaral niya. Nakita ko rin naman sa'yo na medyo excited, may excitement ako na nakikita sa'yo na gusto mong gawin. Para saan po? Mabait ka. Scorpio, ang bait mo. Okay. Yung iba sa inyo, matulungin kayo, no? Andito kayo sa part na ano eh, as long as kaya nyong tulungan yung family nyo, yung ibang tao sa nakikita ko dito, tutulong at tutulong kayo. Financial, emotional, advice, or something, kung ano man yan.
tutulungan nyo sila. Tutulong kayo. Mahilig kayong tumulong. No? Hindi ko alam kung makaka-receive ka ng gift galing sa family mo o sa kasamahan mo sa trabaho sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng ideas, ano, and sa'yo. Nagkakaroon na ng mga idea. You need to be strong lang, ano, kasi we have the Ten of Pentacles din. This is also the prosperity. May papasok na pera sa'yo, may papasok na prosperity. But it comes to your family, ano eh, healthy siya eh. Karelasyon, family, ganyan. Trabaho. Nagiging okay na yung ano mo ah, sitwasyon mo. Para saan po? Okay. May mga gusto ka nang hilingin na pagbabago with it comes sa sarili mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi sa Indapas, ang daming hirap na nakita ko dito eh. And then, ang nakikita ko lang, nagiging emotion ka. I don't know why, bakit nagiging weak ka when it comes to your family. Yun ang nakikita ko. Or maybe, isa dito sa pamilya mo, may insecurity. Sa isa rin sa pamilya mo, brutal ko magsalita. May sad and depression, ako na nakita dito. May lungkot, ako nakikita dito. Codependency? Bakit minsan parang ang drama daw ng, ano to, ang drama ng life mo? Ang drama ng family mo? Or may mga nangyaring drama? Kumbaga na may nangyaring lungkot, ganyan, kumbaga, no? Sa nakikita ko dito. Parang, pero siguro this is the past sa nakita ko dito. Siguro nagkaroon talaga ng mga hindi magandang situation sa'yo in the past. Kumbaga may mga nawala, may mga lungkot, regret, may mga nag-fail eh, ang nakita ko dito. May sadness and loneliness ako nakita. Kumbaga handuin yung pagpapabayarin sa iba. Napabayaan or pagpapabaya, no? Sa nakita ko dito. Pinabayaan, maybe, isa pa yun. Well, unti-unti na nagbabago ang buhay nyo, no? Ang buhay mo, actually, no? Nagkakaroon na ng gulong. Sa nakita ko dito, yes, nagkakaroon na ng magandang buhay. And nakikita ko naman na ilelet ko muna yung nakaraan at na may mga natutunan ka rin actually, you know, sa nakaraan. Or you need that, pumulot ka ng mga sitwasyon, aral sa nakaraan. Nagkakaroon na rin ng mga transformation when it comes sa'yo and to your family o sa trabaho mo, yun. Kakaroon na ng step up. As in, ang laki ng pagbabago. Lakas ng loob ah. Yun. And then, self-evaluation lang din, no? Sinakita ko, you're taking it to the higher path. Siguro may mga makikita-kita ako nakikita na close relationship. Maybe there's a celebration or maaring may magbibigay ka ng handong yung love with comes of family. And then, nakikita ko rin na maaring makatanggap ka ng support or makatanggap ka ng gift from someone apart the family or kasama sa trabaho sa nakita ko. May getting together ng close relationship. There's a fun or there's an enjoyment or may happiness ako nakikita sa'yo. And may mga ma-achieve ka raw na a little goal in your life. And maaring may iba dito is may coming home. Maaring may uuwi ka ng Pinas o may darating na kamag-anak mo at pupunta sa bahay mo or ikaw, no? Ang uuwi, ganyan. Merong mga parties, event, hindi ko alam kung may magaganap na. Basta, hindi ko alam kung pupunta kang kasal, something celebration, fun, birthday, mga ganyan siguro, no? Sa iba, baka may reunion ng family,
ako nakikita dito. Para may mag-a-apology sa'yo, Scorpio. Yun ang nakikita ko. May mag-a-apology daw. Or maaring ikaw, gusto mo mag-apology or someone is mag-a-apology. Meron ako nakikita dito na tao kung magsalita ang sakit. Parang handun yung part na parang nagdi-drain ka, nabu-burnout ka. Nagiging mahina. As in, nakikita ko yung panghihina mo. Siguro masungit to. Parang may mga sitwasyon ako nakikita na you want to quit. Na gusto, na ayaw mo na eh. Na gusto mo nang umpisa. Na gusto mo na kumawala dito, no? May mga ganun. Parang you want to admit na lang, oh, okay, fine. Mali na ako, fine. Okay, ayoko nang lumaban. Yung mga ganun. Ako nakikita sa'yo. Busy naman. Ay, pupado. Sandali lang, anak. Anak, sandali. Tingnan nga natin kung ano. Parang natrap. You're stuck? Okay, ibig sabihin, may sitwasyon kang stuck ka, no? May sitwasyon ka na na-corner ka. Kasi gusto mo ng new beginning dito eh, pero wala ka magawa. Ano pong mangyari? Pero may gusto daw, may sumusuporta sa'yo, may sinusuporta ka. Oh, okay. Ang mangyari, there's a new beginning. May new beginning ako nakita dito. Ano po? Kung ikaw lang daw is sinasabi dito ni Card, kung magkakaroon ka lang daw ng strategy or life-changing na mga decisions in life, tsaka pag mga bagong plano in life, magkakaroon ka raw ng mga bagong beginning sa buhay mo. Yan ang sinasabi. Magpakatotoo ka lang daw sa sarili mo, mag-change ang life mo. May financial problem ba kayo? Okay, ibig sabihin, yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng financial problem, ano, dito, no? May mga sitwasyon kayo na may mga bad habit. May tao, either ikaw or may tao dito na may bad habit. Kaya medyo na problema ka siguro sa pera. Kung ikaw, Ton, medyo kung merong bad habit ka sa sarili mo, alisin mo na, no? Ikaw lang din na may i-stuck dito, no? May mga sitwasyon ako na nakita na natatakot ka. Kumbaga nagkakaroon ng option sa'yo, no? Kumbaga doon yung nagkakaroon ng delay and cancel outcome sa'yo kasi siguro natatakot ka sa pagbabago, ganyan, or nagkakaroon ng self-doubt ka siguro sa sarili mo, or maybe sa iba sa inyo may option in life, no? Kaya nakita ko yung lungkot nyo. Kaya sa nakita ko sa inyo, you're stuck. Takot ka kasi sa magaganap kung magmumove ka. May takot. Kumbaga, maybe may reason kaya ka nabibiing held back sa meron ka sa ngayon, ganyan. Kaya hindi ka pa makapag-desisyon, maaring ganun. Kaya staying put ka pa rin. Kumbaga, indecisiveness ka sa mga plano in life. Talagang sinasabi talaga dito, nasa sa'yo, di ba? Kung magpapakatotoo ka lang sa sarili mo, eto, makakamtan mo to lahat. Anong ano niya dito? Universe. Okay. Yes, may pagbabago sa'yo. Lakasan mo lang na yung love mo, may magbabago. Nagkakaroon ka lang ngayon talaga ng mga struggle in life sa nakikita ko sa'yo dito. Pero may mangyayaring pagbabago. Kung magiging totoo ka at magpo-focus ka lang, no? Wag hindi ka lang malito. Malaki ang pagbabago sa'yo. You have the Emperor. Talagang ano, yung mga wish come true mo, makakamit mo. Kailangan lang din talaga ng decision dito. Kailangan din daw na gawin mo daw yung... Kasi nandito ka, kailangan balance kasi eh. You need to make it balance din yung sarili mo. Kung gusto mo, halimbawa, nagiging magastos ka. Or may tao dito na nagiging magastos.
kailangan mong i-balance 'yon, or kailangan mo ikaw mag-manage, kumbaga. No, ikaw 'yung magbigay ng rules, either sa sarili mo o sa tao na 'yon. Sa nakita ko dito, kailangan maging matigas ka. Kasi nakita ko dito, 'yung iba dito nagkakaproblema kayo when it comes to financial or sa pera. No, baguhin niyo 'yung mga decisions in life niyo. Magbabago lahat ng buhay niyo. Kasi sa iba dito, andito kayo sa party na 5 and 5 oh, dalawa. Nandito kayo sa buhay niyo na ano eh, na sino ba 'to? Kahit malungkot kayo, hindi niyo pinapakita eh. Parang isinoshow niyo na I'm okay, I'm fine. Pero hindi. Pero sa totoo lang, you're stuck. Sa totoo lang, may dissatisfaction. Sa totoo lang, nabobored ka na. Kung nasaan ka ngayon. No? Decision talaga. Kasi may mga offering eh. May mga offering ako nakikita sa'yo. No, igagrab mo lang to. Now, we have the Ace and the Nine of Pentacles. And the Ten of Pentacles. So, diba? Sabi ko sa'yo, when it comes to a money, if you move and make a decision, so, iba nga dito siguro nga, may mga gagawin na kayo negosyo, pagkakapirahan, ganyan. Nakita ko ito. May nakikita rin ako dito na maglalabas to kayo ng pera. At saka may nakita ko dito ng document. Hindi ko alam kung ano yung document na yun or papers. Yun nakita ko sa iba. Hindi ko alam. May mga pinag-iisipan ka, no? Na mahalagang bagay. Okay, puro pera to ah. Uy, oh, tama, pera na naman, di ba? May sabihin, may mahalaga kang bagay sa buhay mo na hindi mo siya kayang bitiwan sa ngayon. Sa iba sa inyo, anak mo. Sa iba sa inyo, yung trabaho nyo o yung ginagawa nyo ngayon. Parang nagiging kontento kayo kung nasaan kayo ngayon. No? Kahit na may mga gusto kayong layunin or may mga gusto na kayong gawin sa buhay nyo, baka magkaroon dito ng delay pa, no, sa iba. Pero mag-focus ka. Kasi nakita ko dito na, no. Mag-ipon natin kayo ng money, no. Pag-ipon ng money, tsaka disiplina sa sarili. Kailangan mo daw ma-recover yung sarili mo when or trabaho or when it comes to a money. No, yun nakikita ko. At saka yung mga decisions in life to start a new beginning. Yun lang nakikita ko. Kasi nando kayo sa sitwasyon na yung iba dito siguro you want to retire sa mga bagay-bagay o may mga gusto mo na umalis kaso urong sulong, may mga gusto na kayo withdraw, ganyan. Baka yung mga ganun. Halimbawa ako, gusto ko na mag-retire sa karelasyon ko, gusto ko na mag-retire sa trabaho ko, gusto ko na mag-retire sa ganito, ganyan, ganon. Mga ganon. Ipasok mo kung saan kang mong gusto na ganon, na baguhin yung sarili mo. Halimbawa ako, may addiction ako. Gusto ko na mag-retiro kasi ayoko na ng ganitong bagay. I need to change yung food mo, yan. Baka may mga food kayo na hindi maganda para sa inyo, yung mga drinks na hindi nakakatulong sa inyo, yung mga ipinapasok nyo sa katawan nyo, isa rin yun, ano, sa nakita ko, ingatan nyo rin daw yung katawan nyo. Kailangan ng self-care, ha? Lakasan mo lang daw yung loob mo, no? And then nakita ko naman na you are moving on. Eh, ibig sabihin, nagkakaroon na ng movement with it comes sa iba sa inyo, yun, kumbaga nagkakaroon na ng healing process, no? Pero kung hindi pa, malakasan nyo yung loob nyo kasi magkakaroon kayo ng healing process. You need to forgive yung sarili mo, yung mga tao na nagkasala sa'yo, yun nakita ko dito. Malaking pagbabago o hinihiling mo ang pagbabago, no? Dito. Sa'yo. Strange lang, ano? Lakasan mo lang. Tibayan mo yung loob mo. Tibayan mo lang yung loob mo. Kailangan mong ma-accept yung mga bagay na
na nawala, na mawawala, ganyan. Para makamit mo yung magician, di ba? Nasa sa'yo kasi ito eh. Mag-move ka kasi magsasucess ka. Kung dito pa lang, magsasucess ka. Gawin mo yung gusto mong, yung tinatakbo ng puso mo, no? Arigato namase, God bless.